guys, welcome back to my channel. Kayo po ba may problema tungkol sa usapin ng pampinansyal na talaga namang sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay iyan na lang iyan ang inyo pong pinuproblema. Tunay naman at napakarami pong namumblema po dyan. Huwag po kayong mag-alala. Huwag nyo pong iisipin na kayo lamang may problema sa ganyan. Nakao dyan po kayo nagkakamali. Imagine nyo po sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay napakarami kong bossing na nagme-message po sa akin na yan po ang panay problema. Ito po, may share ko po sa inyo. Napaka-epektibo po nitong pamamaraan at talaga namang wala akong masabi sa pamamagitan lamang po nito, ay nagdire-diretso yung flow ng swerte po sa akin dahil sa mga pampaswerte sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan. At kagaya ng nabanggit ko nga po sa mga bossing ko na lahat po ng mga problema natin, lahat po yan ay kaya natin solusyonan. Basta tamang-tama lamang po ang ating pagkakagawa at perfectong sangkap ang ating gagamitin. Walang dahilan para kayo ay mamoblema sa mga problema ninyo para maging matagal yung pagsusolusyon dyan. Ako ay napakadali lamang po niyan. Basta ito pong aking i-share sa inyo ay perfectong sangkap at sinisigurado ko na lalayo sa inyo yung mga bad spirit na siya nagiging dahilan kung bakit laging negatibo na lamang po ang inyong natatamo. At ganun din po ay kakapitan kayo ng swerte at yun po ay napakasarap din ang inyong pagkakatulog. At kung ano man po yung bumabagabag sa inyong kalooban maging sa usapin ng buhay pag-ibig ay kaya rin po nito. Ang video ito ay para po sa inyo. Nako, mga bossing ko, huwag po kayong mag-alala dahil napakarami po mga solusyon sa mga problema nating pinagdadaanan. Nasa perpektong sangkap lamang po yan at tamang pagkakagawa at lubos ang paniniwala para dyan gagana ang ating law of attraction. Kung anong ating iniisip, yan po ay magaganap. Kung anong salitain natin, yan po ay magaganap. Kaya lamang, yung bang tipo na, halimbawa, magpo-post ka sa Facebook or kaya sa ano mga application na meron po kayo, Instagram, Twitter, tapos yung batipo na hindi pa siya nagaganap, napangunahan nyo na, oy mga bossing, o kaya mga ano, at ako'y mayaman na, ganyan-ganyan, na ipost nyo kagad na ganon, o kaya pangarap ko ay ganyan-ganyan, nako, yan po ay mauudlot, huwag nyo na po anay, kasi maaari may mainggit pa sa inyo. At ako'y napagdaan ako na rin po yan, at ako'y nagsisisi, ba't ba na ipost-post ko pa? Kumbaga, may mga sagabal na dumarating, ganon nga po yun, pag halimbawa, ikay mag-a-abroad, halimbawa, ikay mag-a-abroad, at nalaman na ng iba, nag-a-abroad ka pa lamang, asahan nyo, maraming balaki dyan na darating bago nyo makamtan, bago kayo makaalis. Pero yung bantahimik lamang kayo, very smooth. At yan po ay wala kahit anuman magiging problema kayo. I-try nyo po yan. Halimbawa, may paplanuhin kayong negosyo. Yung banti po na hindi nyo pa nasisimula ng negosyo nyo, ang dami na nakaalam. Ngayon, dahil sa kayo po eh, kumbaga, kaya nyo sinishare to, masaya kayo, ganyan. Asahan nyo po yan, hindi yan matutuloy or kaya po eh, maraming mga balakid bago matuloy yan. Kaya mas mainam, isisikreto na lang kung ano man ang mga pangarap po ninyo. Pero sa loob ng inyong tahanan, pwede nyo po yung ishare. Halimbawa, mga anak ninyo, asawa nyo, yung mga ganon, ishare nyo yan. Kasi, syempre, matutuwa yan. Yan ang numero uno mananalangin ng maganda. Pero syempre, yung ibang tao, hindi natin saklaw ang kanilang kaisipan. Maaaring kaya hindi natutupad yung inyo pong planadong-planado na, ay nako, alam nyo po ba yung nangyari yan sa akin, na i-chismis ko kaagad, planado na, smooth na, talagang magkakabayaran na lamang, yun na lang talaga ang kulang, pinagkalat ko, huy, ako yung ganyan, hindi po natuloy. Diyos ko po, sabi ko, ba't ba'y napagkalat-kalat ko pa? Talagang napakahirap talagang pigilan ng bibig, lalo-lalo na kung ikaw ay masaya, nauudlot. Kaya kung ako po sa inyo, mga bossing ko, kung kayo may mga pangarap, sa pamilya nyo na lang sabihin, sa mga anak nyo, sa mister ninyo, yung tipo na makikinabang sa pagkaisinuwerte, mananalangin na maganda yan. Pero doon sa iba na hindi naman sila, ano, may ano po yan, maiinggit pa at mananalangin pa ng masama. Pero kung kayo may pangontrat, nanalangin sila ng masama, tatalbog naman to sa kanila. Kaya lang, mahirap na rin yung ano, mahigin na rin yung sigurado na kayo na lang mismo nakakaalam, yung pamilya nyo na lamang nakakaalam. Kaysa doon sa iba pang tao, ay nako, mahirap pa yon, manalay pa ng masama, maudlot pa, ay nako, nalintikan pa. Diba? Kaya ako eh, magiging lesson na sa akin ngayon 2022 at talaga namang ako eh, talagang mananahimik. Mahirap na na maichika sa mamaichika ay nauudlot. Kaya ako po sa inyo, kapag kayo may mga nais,
kim-kiming nyo na lamang, salitain nyo na lang, manalangin kayo sa mga Panginoon, ako'y magkakaroon ng maraming-maraming pera, isipin nyo na lamang, sabihin nyo rin ito sa inyong pamilya, sa mga anak nyo, anak, asawa ninyo, kasi syempre, sila ang unang-unang magiging masaya dyan. Imposible naman sila yung manalangin na masama. Or kim-kiming nyo na lamang ang mga pangarap po muna ninyo, ha. Huwag nyo munang ibukas sa inyong bibig. Bubukan nyo sa sarili nyo lamang. Yayaman ako, yaman ako. Yung ganon. Pero ibubukan nyo pa sa iba, ay nako, mahirap. Nauudlot ang swerte. Ngayon, ito po, isishare ko sa inyo. Napakabisa po nitong pamamaraan. Para lahat ng mga problema ninyo pinagdadaanan at habang kayo natutulog, ay sobrang sarap ang tulog. Para kayo'y anghel na natutulog na wala ka problema sa buhay. Ang ay kailangan ninyong bumili nito. Ito ay clove. Ayan. Saan nyo po ito nabibili? Ito ay meron sa Lazada. Meron din po nito sa Shopee. Ngayon, sa sobrang concern ko at love na love ko ang mga bossing ko, ayoko kayo mahirapan. Mag-research na lamang po kayo kaysa maghanap po kayo kasi may mga bossing ako, naghanap po nito, walang nahanapan. Ngayon, ako po sa inyo, ay wag na kayo magpakahirap, mag-research na lamang po kayo, mag-download na lamang po kayo niyan. Na aking mga nabanggit, wala po sa akin nag-i-sponsor niyan, pero nananawagan ako, baka sakali naman, charot! Ayan, baka sakali naman, love na love ko lang mga bossing ko, kaya lagi ko sinishare na doon ako umorder. Eh, tunay naman, doon naman po talaga ako umorder. Kaya, ala ka namang sabihin ko kayo, pumunta sa ganito lugar, nakakaawa naman po kayo, eh kung wala naman talaga doon, malay ko kung meron ba talaga doon. Kaya, dito na lamang, mag-research lamang po kayo. Kaya lang may add ito na 50 pesos sa pagdi-deliver sa inyo. Pero hindi na kayo mapapagod. Kasi syempre, pag halimbawa, imagine ninyo na masahe kayo. Syempre, magugutom kayo sa pupunta nyo. Kakain kayo. Magja-jollibit. Magmamakdo kayo dyan. Alin man dyan. Pagtas, pag-uwi nyo pa, pamasahe nyo. Tapos, pagod yung effort nyo. Diba? Eh, kung 50 pesos lang naman ang idadagdag sa inyong bibilin, ay pwede na rin po yan. Hindi pa kayo napagod. O, ngayon, ito po. Clove. Ang gagawin nyo lamang, kukuha kayo ng 7 clove. 7 piraso lamang. Ang datingan po nito ay ganito itsura. Kung kayo po ay never pa nakakita niyan. Yan po itsura niyan. Clove tea. Ito po ay napakaraming benepisyo. Ultimo sa kalusugan ay marami po siyang dala. Ayan, clove. Ngayon, 7 piraso lamang ang ating gagawin. Kumuha po kayo ng isang papel at isang ballpen. Ngayon, mag-wish kayo ng gusto ninyong maganap. Bawa, gusto nyo na magkaroon kayo ng maraming pera, magkaroon kayo ng magandang bahay, magandang sasakyan. Lahat ay i-wish nyo po dito. Pagkatapos po nyan, huwag nyo kakalimutan ang tunay ninyong pangalan at ipinlido at lagda. Kasi ibig sabihin yan, nilagdaan nyan na. Kung halimbawa, sa cheque, may lagda kayo po mismo, inyo yon. Tutuparin nyo mabayaran to. At ito naman, tutuparin nyo lahat ng mga wishes na ito, nilagdaan nyo na. At pagkatapos po nyan, ay lalagyan nyo ito ng kaunting asin. Lagi nyo po tatandaan, laging may asin dapat. Ayan, nababa ko pala asin ko. Ito po, asin. Ngayon, sulat nyo po dyan. Tapos, itong ating clove tea, kailangan 7 piraso. At ito, ay iipit nyo. Ayan, kaga isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ngayon, titiklopin nyo po siya. Pagkatapos, yan. At ito, kasi malaki po ang chance ng pag ganito, manabog, madurog. Kasi sa akin, ganun din. Pagising ko, na sobrang likot ko matulog, nagkandagutay-gutay na po pala ito. Ngayon, kung gusto nyo po, ilagay nyo ito sa isang pouch na pula, or kaya sa telang pula, tahiinin nyo para hindi siya madudurog, hindi siya manlalagas, hindi siya magdudumi sa inyong higaan. At ilalagay nyo lamang sa ilalim ng inyong unan. Mararamdaman nyo po dito ano-ano pa mga magagandang benepisyo po nito. Ang magandang benepisyo po nito, unang-una, halimbawa, ikaw may problema sa pera, matutugunan niya. Kayo po ay laging stress sa buhay, maraming problema pinagdadaanan, at isa ka rin sa mga negatibong tao, isa rin po itong bagay sa inyo. Halimbawa, kayo po ay walang kaswerte-swerte sa buhay pag-ibig, pwede rin po ito sa inyo. Kayo po ay laging sablay ang inyong mga ginagawa, ultimong pagpasok sa mga negosyo na lulubog ka pa sa pagkakautang. At ganoon din po kung halimbawa ikaw eh, maraming laging tension, ang anak mo pasaway, mister mo may duda ka, or kung ano man po mga problema ninyong pinagdadaanan, ay ito po ang solusyon.
Lagyan nyo lamang po yan sa ilalim ng inyong unan at mararamdaman nyo ang unti-unting pagbabago ng inyong buhay. Subukan nyo po ito. Kung never nyo pa po itong nagagawa, ay nako, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Gawin nyo na po ito. At ito po ay napaka-epektibo. Basta may lubos kang paniniwala. Kasi kung kayo po ay may alinlangan, ay nako, huwag nyo na po itong gawin. Ito po ay wa-epek sa inyo. Pero kung lubos ang inyong paniniwala at alam nyo sa inyong kalooban na kayo suswertin sa pamamagitan nito, aba, mag-research-research na. Ito po ay 100 plus lamang. Napakarami pong laman nito at napakaraming benepisyong dala nito sa atin. Ito po ay magdadala sa inyo ng swerte tagumpay. At ito po ay na sabi po nila kapag daw ito ay binilad mo din sa sikat na araw sa may tubig at hayaan mo muna, pero tatakloban nyo yung baso ha na may tubig kasi maalikabukan yan. Hayaan nyo muna siya na mabilad at yun po eh ihilamos nyo, anti-aging daw po ito, nakakabanat ng face. Kaya kung gusto nyo na kayo po ay umiwas sa pagiging matanda, dumami ang inyong wrinkles, aba, gumawa-gawa na rin po kayo noon para kayo po ay bumabata pa at nawawala ang mga wrinkles, sisuwertihin pa po kayo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat na mabasing!